Good day mga sir. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-flush at kung paano i-handle yung ganitong cooling system na nagkaroon ng kalawang. So, papakita natin yung step by step na solution na ginawa natin. Gumamit tayo ng whisk na radiator flush para malinis yung mga corrosions. Then, gumamit din tayo ng special coolant na mayroong corrosion inhibitor gawa ni Delo. Siyempre, yung distilled water. Kung familiar din kayo dun sa ginagawa na Labramon na by machine, ginawa natin siya manually. So, same concept pero by manual. Sa sobrang kalawang nga ng aking radiator at dala na rin ng kalumaan, 3 times akong nag-flushing. Yung una nga yung manual Labramon, then yung pangalawa yung gumamit tayo ng whisk radiator flush, then pangatlo yung distilled water. Pag nasundan nyo itong ganitong proseso, I will guarantee yun na babalik sa original status yung inyong radiator or yung original color ng metal niya na copper. Papakita ko lang yung naging problem ko dito sa radiator ko. So, hindi ko kasi alam yung history pero ito, may mga portion siya na inalawang. So, possible na nag-top up ng tap water yung dating may-ari. Then, dati kasi ang ginawa ko dito, nag-add lang ako ng coolant. Pero, ito, bumalik siya sa normal. Ibig sabihin may halos siyang tubig. At gagamitin natin itong whisk na radiator flush. Then ang i-replace natin yan ng Delo XLI na coolant. Corrosion inhibitor to na premix siya. So ready to use na rin siya. So ngayon bago natin muna palitan ng coolant, ang first step na gagawin natin is drain natin yung radiator. Then yung step ko po yung manual flushing. Katulad din ito nung tinatawag na Labramon, yung machine na nagsisirculate yung tubig. Pero ang gagawin natin manual lang. So maglalagay tayo ng tubig dito. Then para ma-circulate, tatanggalin natin tong hose na to. I-drain natin. So parang nare-replace. Yung lumalabas dito natatapon. Medyo messy lang to compared dun sa makina kasi manual lang yung gagawin natin. Tapos papalitan natin yung tubig natin ng distilled to, Wilkins. Ito yung gagamitin natin, distilled. So, drain ko muna, yun yung first natin na gagawin. Kung nakaharap kayo sa radiator, nandito sa kanan dito yung pet cup, ito yung plastic na puti yun. Yan, ikutin lang natin ng plies ng konti tapos kamay na lang. So drain ko muna, yun yung first natin na gagawin. Siyempre mayroon tayong pansawad na palanggana para hindi mainom ng mga hayop yung o ano, mga animals yung. So, naluwagan ko na.
Yan. Konti lang, no? Konti lang. Kasi nga, hindi pa kasali yung sa black dyan. So far, malinis naman. May mga konti lang na kasama. So, tapon na lang po natin directly sa drainage. Pan ko na yung drain plug or yung petcock. Lawang. So guys, yan. Lawang. Tatakpan lang natin 'to. So, ang ginamit ko na pantakip is yung rubber gloves lang. Kung meron kayong lumang radiator hose, pwede nyo gamitin yun. Tapos, i-point nyo lang upward para hindi tumapon yung tubig. So, initially, ang gagamitin natin na tubig, ito lang na refill. Nire-refill mineral. Punuin lang natin. Tapos i-start natin yung engine mamaya para mag-circulate yung nasa plug. So ito, Labramon na manual. Palalabasin natin yan, yung tubig dyan. Medyo messy lang ng konti. Hindi katulad nung by machine. So, ginawa. Siyempre, mas pulido yon. Tapos yung treatment para matanggal yung mga corrosion at kalawang. So, pag na-raise nyo yung normal temperature, saka lang to mag-open yung ating ano, thermostat valve. Open natin yung aircon na para mas mabilis uminit. Medyo may katagalan yung proseso pero sulit naman yung resulta. So dito sa case ko, inubos ko yung isang refill ng tubig para talagang malinis yung buong system. Ilinisin niya kasi yung mga kalawang sa block pati sa radiator. Malaking bagay din na matutunan natin yung mga simpleng maintenance katulad nito.
nakasave tayo ng pera, syempre natuto pa tayo, di ba? Advantage din sa mga car owner na marunong sa DIY maintenance is yung kampante tayo sa biyahe at confident na hindi mag-o-overheat yung ating mga sasakyan. Lalo na pag alam mong nagawa mo ng tama. Napaka-importante din sa ating mga driver at may-ari ng sasakyan na kilalang kilala natin ang ating mga auto. Alam natin kung ano yung mga kainahan nila at mga kalakasan. So kung mapapansin nyo guys, medyo mabagal lang yung flowing o yung rotation ng tubig dahil meron tayo naka-install na thermostat. And then pag lumalamig din yung makina, nagko-close din yung thermostat kaya hindi tuloy-tuloy yung labas ng tubig. Pero as a assurance nga, yung pangalawang flushing natin is gumamit tayo ng radiator flush na chemical. So guys, nakita nyo. After nung ano natin, medyo luminaw naman na yung tubig. Balik natin to. Itong whisk na radiator flush is para mapalambot natin yung mga nakadikit na kalawang. So yung ibang ginagawa, pinapaandar yung sasakyan at least around 15 minutes na idle para mag-circulate ng husto yung chemical at para maikutan niya ng husto yung system. Pero pwede rin naman natin tong hayaan mga ilang araw, gamitin natin yung sasakyan, biyahe-biyahe natin siya ng konti, saka tayo mag-proceed sa next step na flushing. So yung choice ko nga is yung hinayaan ko muna mga ilang araw, dinride ko muna yung sasakyan, kinamit ko muna yung normal use, saka natin tinuloy yung ating video. So guys, ito naman yung nasalo ng ating bucket na tubig after using manual Labramon flushing. So, kitang-kita talaga na sobrang kalawang ng ating system. So, after this, gagamitin muna natin ng ilang araw yung ating sasakyan. Then, tingnan natin ulit yung magiging resulta ng flushing. A few moments later. So, guys, after ng isang araw na ginamit natin siya papasok. Check natin yung coolant. Or yung ating flushing na ginamit. So yan. Ito guys, medyo lumambot na yung mga kalawang. So guys, ito yung isang technique para ma-drain natin ng buo yung system. Ito yung lower radiator hose ng ating sasakyan, connected sa block at saka sa radiator. Gagamitin natin yung gravity para ma-pull lahat ng tubig ng block at ng radiator. So, paiinitin lang natin yung sasakyan hanggang sa normal temperature para mag-open yung thermostat bulb. Then saka tayo mag-drain ng ating radiator habang open yung bulb. So, if ever naman hindi natin ma-drain lahat, nandito yung bolt para sa engine block. Dito naman yung dinedrain. Yan, sa bolt na yan. So, if ever hindi natin ma-drain lahat, ito yung second option natin. Start na natin yung engine. Tapos habang nagpapainit, linisin na rin natin itong reservoir bowl mamaya. So guys, habang pinapainit natin yung makina, tanggalin ko na itong reservoir bowl. So itong hose, nakaklip lang naman ito dito.
Tapos to dito, nakahook lang to dito. Inaangat lang to, hinihila lang to pataas. Yan. Yan. I-slide lang siya. So, linisin natin to. Yung iba ginagamitan ng buhangin to pag nililinis. May kalumaan na hindi na to puputi. So ngayon guys, sumaandar pa yung makina at mainit na siya. So, hindi lang talaga tumataas masyado yung temp ko kasi walang rev eh, naka minor lang. Pero eto, at least na ganyan, umakit na yung temp. Ibig sabihin, nag-open na rin yung ating thermostat switch, yung valve. So hindi lang siya fully open pero open na yan. So pwede na nating patayin yung engine, then open natin yung petcock. Then antayin natin yung gravity. Kasi 'di ba yung iba nagpapalit ng coolant. Malamig yung engine, then pag dinrain mo yung radiator, ang madidrain lang natin is yung radiator. So ito yung other way para madrain natin kasama yung block. So huwag niyo lang kalimutan mag-gloves. Patayin ko na yung makina. Then so tayo ng safety gloves natin. Kasi mainit yung engine, open natin yung petcock. So bukod dun sa mechanic gloves, nagsuot din ako ng rubber gloves kasi access natin ito sa baba. Baka kasi mainit. Paso tayo. Then lagay natin ito hanggang sa itatip. Natin yung petcock. Yeah. Yan guys, successful yung ating ginawang flashing. So kalawang pa rin. I think kailangan natin magbanlaw, no? Banlawan natin ng isa pang ano. Gamit tayo ng distilled water.
Ay, ito 7 liters. Wilkins. So, medyo mapapansin nyo, wala pa sa kalahati ng Wilkins natin na 7 liters is napuno na yung radiator. Kasi lumamig na yung makina. Nagsara na yung ano, thermostat valve. So, kailangan nating painitin ulit para higupin ng block yung tubig. So, start natin yung engine. Kaya lumalabas dito hangin eh. Binubuga nitong malaking hose, upper radiator hose, is hangin galing sa block kasi na naubos natin yung laman. Kaya nagbo-burp. Tapos yung sa ilalim na radiator hose, humihigop na yon papuntang block. So yan guys, medyo tumatakaw na siya, no? Kasi medyo mainit na yung makina. Mag-absorb na. Mag-open na yung ating valve. Malapit na maubos yung 7 liters. So, effective kahit hindi na pala i-open yung drain sa block, okay lang. So, ayan lang natin mag-circulate yung tubig. Tapos i-drain natin ulit. A few moments later. Buksan ko ulit yung petcock dito. Guys, ito paalala lang para sa mga nagpaplano magpalit ng radiator coolant. Ang capacity ng ating Mitsubishi Adventure is around 6 liters kasama na yung reserve. So, yung mga dinedrain ko dito sa block tsaka sa radiator is around 5 liters lang. 3 liters dun sa radiator, then 2 liters dun sa block. So, at least may idea na kayo kung ilang litro yung bibili nyo na coolant. A few moments later. So, ayan guys. Ito na yung pahinal na banlaw pero dumi pa rin, no? Kalawang pa rin.
So, kabit na natin yung ating kulang. So guys, tapos na mag-drain. Ayan. Kabit na natin yung head cap. Yung drain. Untight lang na. So guys, sa pagpili naman ng ating mga radiator coolant is nasa sa inyo na yung kung ano yung gagamitin nyo. Pero make sure lang na wag na kayong bumili ng mga anti-freeze coolant kasi hindi naman siya nababagay sa weather ng ating lugar. So introduce ko na lang din tong Delo XLI na corrosion inhibitor. So disclaimer lang, hindi to sponsored ni Delo or ni Caltex. So gusto ko lang i-introduce sa inyo at i-recommend lalo na sa mga may ganitong experience na kinakalawang na ito yung hanapin nyo na radiator coolant. So very effective siya. So ito based lang naman to sa aking experience. At alam ko na babalik talaga sa original color yung inyong radiator or sa original metal niya. So guys, kung napansin nyo, tatlong bote pa lang. Yung laman lang ng radiator is 3 liters. So yung 1 liter para sa reserve mga hose tsaka sa lock. So start natin yung engine para mag-burp. So, antayin lang natin umiitip yung makina. Ihigop, hindi niya pa napupuno itong hose. Ready ko lang yung isang bote kasi pag nag-open yung valve, ihigop na yan. Ubus, oh. Thank you.
Lalagyan din natin 'to. So yung final step na lang natin is hayaan na lang natin umandar yung makina mga ilang minuto para ensure lang natin na wala nang natatrap na air sa ating system or sa cooling system. So after nito pwede nyo nang patayin yung makina, then congratulations, tapos na yung ating DIY na replacement ng coolant. So guys, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, tutorial at mga maintenance tip ng sasakyan or ng mga motorcycle repair, I got you guys. Sana napindot mo na yung subscribe button at paki-like na rin itong video na to. Sa simpleng like lang is natulungan nyo na kaming mga gumagawa ng mga video tutorial. At marami pa kayong aabangan na videos sa ating mga susunod na may encounter sa ating mga sasakyan. So, lahat naman yan sineshare natin. So, maraming salamat. Sana nag-enjoy ka at natuto ka. Thank you for watching.